actor Carlos Volker Remando. Boss Jubin ng Mako Vines, no, nakataroon rin sa munisipyo ng Mako para mag-boxing daw. So, usapay gulat nyo. Ha? Para akong ipailalan nyo si Coach Yuhan sa first Filipino G-boxer. Taga-dere na, taga-mako na, ati mo anak. Go, let's go. Tara, sabay ta. So, what's up mga ka-MB, manatag sparring na nakita man ninyo akong dula aron. So, layo aradyo kayo sa una, no? Ay, murag ni Dako naman ta. Magpasalamat ako sa akong ka-sparring kayo. Diyatagan ko niyo. Minay lang kayo nagsakit niyo. So, nasunggo rin ta. Pero, kalian si ganung ugamay, dili pero itong niyaging ako sa ang agas. So, aron, makita niyo si Coach Yuhan, itong first Filipino G-boxer, nag-sparring niya. So, sa mga ka-MB, mo ni si Harold Jacob Imbuzon, taga Tagum City. So, isa'y masulti nyo sa itong sparring karon. Okay lang nga po niya, naramig nga po niya yung mukhaan dito, speed of power. Stamina na lang yun. Wala na wala sa kaya. Mako Vines, shout out lang. Support mo sa Mako Vines, no? Naka Facebook page ko na. Wala. YouTube. Mako YouTube. Oh, YouTube. Ang YouTube na ko kay Harold Buson. Tama kayo. Ikas na lang. Tama kayo. Ako ay isang model. Magandang hapon sa inyong lahat at nasa inyong harapan ang Diyos na nagkagandaan na nagmula sa langit, bumagsak sa lupa, pagbagsak sa lupa, black na muga. My name is Yuhan Torres, aka Yuhan of Tuwalo Suporta, at nag-iiwan ng isang pataga. Bakla pa na ko sa inyong panin, nakatanak at live and die. Thank you! Ako'y sumayaw na. Sa mga ka-MB na si Coach Yuhan Gulis, ang atong kinaunang first Filipino giga pangutana. Coach, ilang taon ka nung nalaman mong ganito ka na? Tsaka, paano ka nag-adjust? So, naramdaman ko na talagang maganda ako. Nung 7 years old, nag-aral ako ng grade 1 noon. So, bakit ko na siya na ano? Kasi sa mga classmate ko, so, sino iba yung sa akin? Ako siguro yung unique. So bata pala ako, 7 years old, mas na-attract ako sa mga lalaki kaysa sa mga babae. So gano'n na talang sabi ko, bakit ako kakaiba? So siguro gano'n ako, babae ako, maganda ako. Naging champion ko, alam na ba nila na baby ka na that time? So ako talagang tinatago ko kasi natatakot ako sa discrimination ng mga tao kasi ang mundo natin ay puno ng panghuhusga. Kaya tinago ko, so kahit masakit man, kahit nahirapan man ako, so tinanggap ko, ginawa ko sa sarili ko na sabi ko na kaya ko kasi ayaw ko na sinasabihan nila kung bakla ko eh kasi nung dati na, so bakla na ako pero ayaw kong gusto nga sabihin ng bakla ko pero kasi nasasaktan ako. So natakot ako sa discrimination. So ganun, tinago ko sa lahat hanggang sa naging pag lumaban ako ng WBC Asia Championship sa Thailand kasi kalaban ko si Poliam Jet Saddam. So pangalan niya pa noon is Tong Thai Lek Sorta ng Pinyo from Pocket Gym. Naglaro kami for WBC Asia. So naglaro kami, sabi ko sa press conference nung ako lang kasi isa na punta doon, walang coach, walang manager, mag-isa ko lang na punta ng Thailand. So sabi nila sa akin na Yuhan, what do you think about the fight? Do you win the fight? Sabi niya ganun. So, sabi ko, yes, maybe I won the fight. I won the fight for knockout, maybe in 4 rounds. I said, so sabi ko in 4 rounds because why?
because tong Thai lecture Danapino have injury of his nose nung that time, kasi nakikita ko sa mga video YouTube niya, tinitingnan ko yung mga laban niya, mga previous fight niya, dunguin yung ilong niya. Pero yun ang nilagay ko sa isip ko, na mag-focus ako ng suntok sa ilong, kasi kung hindi man siya mababagsak, kasi wala naman lang power eh, so at least i-stop siya ng doktor dahil sa nose bleeding. Pero hindi nangyari. So ang ginawa ko, tigas kasi, super strong din naman ang body. So ang bidyong na saktan, bang! So ganun, nasaktan. Tapos na-save by the bell. Pagka 5 rounds, sinamahan uli, bang! Tapos pag time, wala pa nga siguro natapos ang 3 minutes, time na agad. Tapos pinahinga nila. Tapos binaba sa baba ng ring. Tapos pag time, ay wala pa time, nasira daw yung protector. So pinakyat nila uli. Mga 5 minutes siguro pa yung ano, hanggang dumating ng 10 rounds. So sabi ko, ano naman ito, so wala na itong ano, kasi sa body. Pangatlong katanungan ko sa iyo, coach, anong ang mas mahirap? Ang pagiging coach o yung pagiging CEO? Lahat naman mahirap eh. Pero pag mahal mo ang isang bagay, pag gusto mo siyang gagawin, walang mahirap sa gusto. Kasi kung anong gagawin mo, kahit mahirap man siya, pero kung mahal mo siya, gusto mo siya, hindi mahirap yun, kasi andon yung determination mo, andon yung goal mo. Kaya nagagawa mo lahat. Sa sinasabi nilang mahirap, hindi mahirap. Pag mahal mo ang isang bagay, pag gusto mo talagang umangat. So ganun yun. Walang mahirap sa may kagustuhan. So, maraming salamat, coach. Sa pangapat, coach, ano yung masasabi mo sa mga fans at haters mo, coach? Ang masasabi ko lang sa mga fans at haters ko, hi, hello. Magandang hapon sa inyong lahat. So gusto ko lang sa inyo, ano, respetuhin nyo kaming mga magaganda, kasi ang babae hindi sinasaktan, minamahal. So ganun lang. And I, para maabot nyo ang yung mga pangarap. Sino bang gusto maging, ha? Oh, yan, gusto kong gawin nyo yan. At saka disiplina ang importante, okay? Okay, boys? Ibang nang maganda ka, at least maganda ka talaga. Yung YouTube account. Ay, hello guys. Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. So support nyo po ang YouTube channel ko, The Becky Boxer TV. Support nyo po yan, yung The Becky Boxer TV, para naman po makatulong po tayo sa ating mga kabataang mga nangangarap na maging isang boksingero. And I, thank you. Suportahan niyo yung Facebook, YouTube account ni Coach, saka yung Facebook page niya, para ano, para may maitutulong sa mga boxer. Then open po ra naka, open po sponsor ng mga snack niya. Ay, oo, talagang open ako diyan. Ay, may pasalamatan pala muna ako. So, nagpapasalamat po ako sa ating butihing Vice Mayor ng Maco, Davao de Oro, Actor Carlos Botel Rimando, sa palaging pagsusuporta dito sa Maco Boxing Team, sa pagbibigay ng mga vitamins, Milo, gatas, snack, sa lahat-lahat, at saka sa mga boxing equipment na pinagbibigay niya. At so, maraming salamat. Panginoon na po ang babawi sa inyo. The Becky Boxer TV. Please subscribe at my YouTube channel.